Muli po ang aking mahigpit na paalala sa lahat po ng mga subscribers ko, followers at ito na rin po mga viewers natin. Ayan po at grabe po yung mga halos lahat na po ay sakop na po nitong bagyong ito at marami na po namatay. At ayan po, pakaingat po kayo at ayan po lagi ang sinasabi ko sa inyo na ayaw ko pong may mabalitaan ni isa sa mga subscribers ko ang mapahamak. Ayan. At alam niyo naman po na parati ko na lang po sinasabi na kayong mga subscribers ko ay mahal na mahal ko. Kaya ayaw ko pong may mabalitaan ni isa sa inyo ay may masamang nangyari. Ayan po. Pero bago po tayo pupunta dyan sa mga na maraming namatay na ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito raw po palang si Butod ay pangalawang araw na raw po ngayon na hinahanap at hindi raw po makita magmula pa po nung kahapon na isang araw yata na yung nag-umpisa ang bagyo ay hanggang ngayon po sa oras na ito ay hinahanap daw po nila si Butod at ayon po doon sa ating napag-alaman ay di po ba ito, tawid po ng ilog yung kanilang tinitirhan dyan eh. Ayan at may napagsabi po na nung gabi daw po na yon ay nagparte-parte sila sa kasagsaga ng bagyo at mukhang lango raw ito. At siguro nung tumawid sila para matulog na uruwat ay baka parehas na raw nabangag at panito at wala na raw sa katinuan ay ang duda nila baka tinadya ka ni bangag at nahulog dyan mismo sa ilog. At yun nga po, pangalawang araw na raw po nilang hinahanap ngayon si Butod. Hindi naman kaya kinainan ng pating yan dyan dahil kasi alam niyo po ba yung ilog pasig na yan ay karugtong po yan, ay dagat po yan. Magkahalo po ang magkahalo po ang tubig alat at tubig tabang. At ayan po ang gustong-gustong tinitirhan itong mga buhaya. So baka nung tinadyakan yan at nahulog, ay baka yun ay nilapa na ng buhaya. Pero hindi po ako interesado dyan. At wala naman akong pakialam kung halapain siya ng mga buhaya dahil unang-una ay lahat naman yung mga yan buhaya hindi magkakagatan na lang sila dyan ng mga buhaya. So wala po akong pakialam dyan. Ang pakialam ko po ngayon, dito po sa napakarami na raw po nating mga kababayan sa magkakaibang mga lugar ang marami pong namatay. At ito po ang ayaw ko pong ipakita sa inyo yung eksaktong kwan ito, parinig ko na lamang po siguro, baka ito ay makapiright ako. So, ipiplay ko lang po ito para lang po mayroong tayong kaalaman dahil marami po sa inyo yung wala na pong television dahil nga po either nabasa na yan, wala kayong kuryente, ay dito po ay kahit papaano, may plus ko lang po ng kaunti sa inyo dahil nga po hindi po natin na pwedeng ipanood sa inyo, baka po ma-copyright ako. So, ito na po at may pila po natin. Hindi pa papasa 10. Kapaulat na patay sa buong bansa. Posibleng madagdagan pa dahil marami pang stranded at hindi agad na rescue. Matapos panalasa sa Bicol Region na hindi pa rin mapasok dahil sa lagpas taong tubig. Central at Southern Luzon, pati Metro Manila, hindi rin nakalagpas sa gubit ng bagyo. May ospital pang binaha! Kung may nagbuwis buhay para lang makatawid sa rumagas ang ilog, may ilang pasahero ring napilitang manatili sa loob ng binahang bus.
Sa mga pantalan, may 7,000 pasahero ang stranded dahil sa mga kanseladong biyahe. Bagyong Christine, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, pero posibleng mag-U-turn pabalik. At bukod sa Bagyong Christine, isa sa 2 low pressure area sa silangan ng bansa, posibleng maging bagyo. Buwersang nakatutok ang GMA Integrated News sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nakatutok ang aming news teams mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aming ihahati ang pinakasariwang update mula sa Bicol Region, mga probinsya ng Southern at Central Luzon, kabilang ang isa... Pero pan po yan, sabi ko nga po, baka makapiright ako. Ay, kinuan ko lang po yan at pinadaanan ko lang po ng... parinig sa inyo kasi nga po alam ko na marami po yung mga kababayan natin ang wala na pong silang makuha ng balita dahil nga po sabi ko nga kanina kung hindi na baha yung kanilang mga television ay maaaring wala na po silang kuryente at yan din po yung sinasabi sa balita na marami na raw po talagang wala na, did na raw po talaga yung kuryente, wala na po. So kaya po, minabuti ko lang pong ipinarinig sa inyo yan. Gustuhin ko mang buuin. Ay, ang problema po natin dito ay baka makapiright tayo. So yun po, at kanina po sa unang salyada ay narinig nyo naman po na mahigit na raw pong 10 yung naitala pa lang na, yung naitala pa lang na mga nasawi nating mga kababayan dahil sa baha na yan. At marami pa pong hindi na ilista. So napakalungkot po sa mga pamilya ng mga nawala ng kanilang mahal sa buhay dahil sa ganitong dilobyong dumating sa ating ngayon. Bagamat hindi man lahat ay maituturing pa rin dilobyo ito sa napakarami po nating mga kababayang apektado nitong Bagyong Christine na ito. At yan po ang nakakalungkot at... Gustuhin ko man po ang pumunta dyan sa Bicol ay dito po sa amin ay wala na pong barko. Hindi po kami makatawid mula rito sa amin dito sa Calapan papuntang Batangas, hindi rin po kami makatawid. At maging sa Batangas din po ay baha na rin po. Dahil sa totoo lang po may mga subscriber ako dyan sa Bicol. Marami-rami din po mga subscriber ako dyan sa Bicol at... Actually, nag-missions na rin po sila sa akin. Ay sabi ko, sige ka po at kahit papaano ay makapagpadala ako dyan ng kahit na kaunting pagsalusaluhan ninyo dyan. So yun po at nakakadurog ng puso. Yun po bang... Kung totoosin po, napakasimple lang pong dilubyo ito. Napakasimpleng problema po ito. Sa totoo lang po. Kung totoosin po ito, hindi po may tuturing na po ito. Hindi po kung para sa akin po, hindi may tuturing na ito ay... bagamat kalamidad ito, ay hindi po may tuturing na ito na... maging sanhi na kamatayan itong marami nating mga kababayan. Kung itong bangag ninyong presidente ay marunong, ay di ba, imaginin mo, kukuha pa lang daw ng mga rubber boat sa Mindanao. Bakit wala tayong rubber boat dito sa mga LGU na yan? Nasaan yung 5,000 mahigit na ano na yan, yung project na yan na ano yan, buisit na yan na flood control na yan, diba? Nasaan? Ay kabi-kabila lahat na, kung inyo pong napapanood, lahat po, wala na po kayong mapipili, Lahaguno, yun na yan, Bulacan na yan, napakarami po na mabahana at bubong na lang po yung nakikita. Ay ata ito tutulog-tulog, hindi niyo makita si Saldico diyan sa inyo sa Kabikulan, hindi niyo makita.
na yan ang may hawak ng budget at saka itong si Romualdez na ito. O nasaan? Ngayon kayo mamigay ng ayuda dahil doon sa mga hindi dapat ninyong binibigyan ng ayuda, di ba namigay kayo? Kung saan-saan kayo pumunta, may pumunta kayo ng Davao, nung nakaraan ay ang apektado, Antipolo, tapos doon kayo namigay ng ayuda. O baka naman ngayon, mamimigay ulit kayo ng ayuda doon sa Oxford University at magbibigay ka na naman ng $2 million sa Oxford University para magpasikat. Pero itong mga kababayang lubog na sa baha at nagkandamatay na, yan ang hindi mo matulungan, mga buwaka ng ina nyo. Wala kayong ginawa kundi ang mag-suminghot na suminghot, mga buisit kayo, maraming ang nangamatay ng mga kababayan natin. Yan mga kababayan, ang 4 na taon pa. Napakasimpleng dilobyo ito. Kung ito lang, how much more yung pinoprovoke nito na gira, yung sinasabi ko. Di ba? Yan pa lang. Yung baha na yan, pwede mong iwasan. Pwedeng-pwedeng iwasan, pero yung gira na pinoprovoke nitong bangag na ito na gustong magkagira, wala kayong matakas dito sa mga klaso na pakakawalan ng kalaban kung sakali. Yan, pwede kayong tumakas dyan. Baha lang yan. Ha? Kasi kung may utak lang talaga itong gobyernong ito, hindi mangyayari yan. Hindi naman nangyari yan noong panahon ni President Duterte. Dahil ibinabalita pa lang ng Pag-asa, naka-deploy na yung mga kailangang gamitin. Ngayon, ha? Rumaragasa na ang bagyo, rumaragasa na ang baha, ha? Wala pa rin ginagawa, patawa-tawa pa rin, pasinghot-singhot pa rin itong mga bangag na ito. See? Kita nyo na? Kita nyo na ang pagkakaiba ni President Duterte at saka itong bangag na ito? Yan po yung kwan. Dito, ipinamumulat lang ng ating Panginoon na ang sinasabi, ang mensahe nito, mag-isip na kayo na mga Pilipino bago pa lang mahuli ang lahat. Ano pong mensahe ito? Bit-bitin nyo na palabas yung mga bangag yan. Yan ang mensahe. Yan lang, baha, hindi niya kayang magawan o maisipan ng paraan kung ano. Saka pa lang kukuha ng mga rubber boot. Ano yan? Yan pa lang. Tapos mayroon pang lakas ng loob na magpo-provoke pa rito sa China para magkagira. Yan po yung sinasabi ko noon pa. Na ito, magpo-provoke ng gira yan para pagdating ng nandyan ang gira, lalayas lang itong mga bangag na ito dahil may mga bahay yan sa abroad. Sa Amerika o saan man lupalop ng mundo. O hindi ba't yung Mel Robles na yun na kung sino-sino nagpanalo dyan, may bahay na sa Amerika, may bahay pa sa Cambodia. See? Saldi ko, may bahay din sa Amerika. Kayong mga taga-Bicol, magising na kayo sa katotohanan na yung mga ako Bicol party list na yan, ibasuran nyo na yan. Tingnan nyo, wala man lang makikita, wala man lang na ibabalita na tumulong yung mga animal na yan. Mayroon ba kayo nabalitaan? Wala. Grabe. Ito na yung napaka-worst na gobyerno. Sana nga lang ay nilamo na ng buaya yung nawawala na yan. Para di kaya lahat na ito, sana ito, lahat na kayong mga politikong mga kawatan, sana mamatay na lang kayong lahat ng mga animal kayo.
Dahil mas lalo na ito, napakarami na lalo ng kabi-kabila yung na yung matatanggap kong message dito na, Sir, dalawin nyo naman kami rito. Wala na po talaga. See? Yung kayang abutin dito, sabi ko, sige. Kahapon pa po nag-iikot yung mga tao ko rito. At paghupa nga po nitong bagyo at pwede nang lumargay ang barko dyan, ay dyan naman po kami tatawid sa Tarlac na yan, Bataan na, Pampanga na yan, Bulacan na yan, Bataan na yan, dahil dyan naman po talaga yung mga dati namin iniikutan. So, antay lang po kayo dyan at hanggat kwan, pero siguro may extra ako nga pupuntahan, baka nga po yung Bicol. Hindi lang po makatawid yung barko. At stranded po lahat. Ay kung umalis pa naman kami rito, laging tatlong truck yung magkakasama kami. Kung pa lang po yan, testing pa lang po yan. Hindi pa po yan yung dilubyo talaga. Eh kung yan, ang dami na nagkamatay. Imaginin mo sa isang salyada, yun lang daw pong nailista. Hindi lang ninyo, hindi ko lang may parinig sa inyo ng todo eh. Yan pa lang po yung talaga nakalista, yung sampo pa lang po yung nakalista. Pero napakarami pa lang po yung mga balita na mga nagkamatay na, maging yung mga alagang hayop nitong ating mga kababayan, nagkamatay na rin po, na napakatagal nilang inalagaan yan para lang mabuhay. Ayan po. Nawala lang at namatay lang dyan sa dahil sa bagungan. At yun po ang nakakalungkot. Kaya nga po talagang napakahirap po talaga yung maging mahirap. Kaya ko po alam itong sinasabi ko dahil lahat nga po yan pinagdaanan ko. Wala po kayong pwedeng sekreto na hindi na tungkol sa pagiging mahirap. Lahat po yan alam na alam ko. Dahil dyan po ako galing. Kaya alam ko po ang pakiramdam. At alam ko po yung hirap ng isang pagiging mahirap. Kaya po ramdam ko. Kaya nga po, kwan eh. Grabe. Tingnan nyo. May nagawa ba itong gobyerno? Wala, tulog. Dahil nasa sa sobrang habang binabayo ng bagyo yung Bicol na yan, nandito sila, nagpaparte-parte. At yan, sana nga natuluyan na yung butod yan na nahulog dyan sa kwan. Sinalo na ng bayaan ng buhaya yan. Dahil isa rin yan sa pahirap sa taong bayan. At ito nga, lahat na itong mga ito, na awatan na ito, magkamatay na lang kayong lahat. Kayo sana ang daanan ng piste ng mga animal kayo. Nakakasakit kayo ng loob. Nasaan yung bilyon-bilyon? 1.4 billion araw-araw na ginagastos kuno ninyo dyan sa flood control na yan. Bakit nagkaganito? Wala naman yan dati. Hindi naman nagkakabahabaha yan dati. Imaginin mo, 1.4 billion araw-araw ang winawaldas ninyo mga animal kayo. Pero wala naman nakikita. Yung mismong dyan sa Ilocos na retract
na matagal nang nasira yan nung mga nakaraang bagyo pa, hanggang ngayon pala hindi pa nagagawa? Nasaan ang pira ng mga buwaka ng edad nyo? Sana maimpatso na lang kayo, mga animal kayo, sa ganyan mga pinaggagawa ninyo. Isa pa, imaginin mo, yung supplier ng droga, yan naman po ay balitang-balita po yan sa kahit saan kayong vlogger tumingin. Yung mismong supplier nila ng droga, nahuli po dyan mismo, katabi lang po ng Malacanang. See? Kabi-kabila po yan na balita dyan sa social media. Kasi dito sa mainstream media, wala na po kayong aasahan dyan eh. Wala po kayong maaasahan dyan na may magbabalita itong mga ito ng mga ganyan. Lalo na kung involved itong mga bangad na ito. Ayan po, lahat halos ng mga vlogger dyan, makikita nyo. Na, ayan. Dyan mismo sa Malacanang nahuli yung supplier ng droga. Katabi lang. So, ibig sabihin, yan po kasing Malacanang, yan po yung pagka-recto po yan, pag tinumbok niyo po yan, yan po yung at nandyan po yan yung San Vida University, San Vida Law School. At yan po yan yung padiretso po niyan ay yan po yung madadaanan po dyan yung ibang porsyon ng Malacanang. At doon naman po sa kabila, tumbok po yung Malacanang mismo. Yun po yung San Miguel. At yung po dito sa San Vida, yan po yung tumbok ng Ligarda naman. Ay, tumbok na, yung papunta, yung tuloy dyan sa Nagtahan. Ganon din po yan. Magkakalapan lang po yan, magkakalapit. So dyan mismo, San Miguel, nahuli yung pusher or supplier nila ng droga. See? Tingnan nyo. Habang nagkakamatay itong mga kababayan natin, wala silang ginawa, wala silang ibang inisip, kundi magpasupply na magpasupply ng droga dyan, at ayan, happy-happy together. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, wala na po kayong aasahan sa gobyerno ito. At sabi ko nga po, ayoko na sana makialam eh. At magko-concentrate na lang po sana ako rito sa mga subscriber ko. At ayun. Tiyak po mangyayari ang dilubyo. Masakan po ito. Wala pong ititira. Tandaan po ninyo. Kung itong gira ang dumating na dilubyo dito sa atin, wala pong matitira dito. Dahil virus at lason po ang pakakawalan. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya gusto ko po sanang araw-araw na lang talakayin para po masanay na itong aking mga subscriber para hindi na sila nalilito. Yan po sana ang gusto kong araw-araw talakayin para maitanim na po sa inyong isipan kung ano yung pwede nating gawin. O wala, yung pwede ninyong gawin. Kasi namin na mga itong mga subscriber ko ay alam na nila ang gagawin. Ay kayo mga hindi ko subscriber, alam niyo ba ang gagawin? Tiyak hindi. Unang-una hindi niyo napanood yung video ko. Yung pangsangga ng anumang lason or virus na pakakawala ng kalaban. Bagamat nandyan yan sa video ko, pero alam po yan ng mga subscriber ko kasi nga sila nga ang subscriber ko. So yung mga hindi pa po nakakaalam niyan at gusto rin mag-subscribe, ay nandyan po yung video ko. Malalaman po ninyo kung ano po yung panangga ng virus o lason na pwedeng pakawalan kung sakali. At doon lamang po kayo mariligtas doon sa itinuro ko yun, yung kalamansi at saka sili. Nandyan po yan sa video ko. At kaya nga po, maraming salamat po doon sa mga bago mag-subscribe. At doon po sa mga nagpapasubscribe,
maraming salamat din po sa effort ninyo at oras ninyo para magpa-subscribe dito sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ayan. At sabi ko nga po, wala po kayong choice. Tandaan po ninyo ito sinasabi ko. Wala po kayong masusuringan. Tandaan po. Ito na po yung sinasabi ko at ito po ang dinidiin ko. Unang-una, wala pong ibang tutulong sa inyo. Unang-una, wala namang mga utak yan, wala namang kinalap, wala namang alam yung mga yan. Ako lang po ang may alam ng panangga sa lahat ng virus, sa lahat ng lason na pwedeng pakawalan. Kagaya nga po ng COVID-19 yan. Yung COVID na yan. Hindi po ba? Marami pong naisalba tayo mga kababayan natin dahil doon sa itinuro kong usbong ng sampalok. Nasamantalang kapag katinablan ka ng COVID na yan, pag nag-hospital ka, hindi po ba kulang ang 5 milyon mo sa pagpapagawa? Lalo na po itong darating na dilubyo at tiyak po yan na darating. Tandaan po ninyo, tiyak po yan. So sigurado ako na kapag hindi nyo alam yun, tinuro kong kalamansi at saka sili, tiyak. Malilipol kayong lahat. Tandaan nyo yan. At wala po kayong choice kundi dito kayo pupunta sa akin. Kaya nga po, huwag na po kayo mag-aksaya pa ng oras. Ito, kitang-kita nyo na po. Napakasimpleng dilubyo yan. Pero ang daming namatay. How much more pag nagpakawalang lason at virus itong magiging kalaban natin. Titiyakin ko, dadapa na lang po kayo dyan ng walang kano-ano. Kaya po, ulitin ko lang po, pasensyahan na po tayo, pero kung sakali man po at dumating yung dilubyo, yan lang pong mga subscriber ko ang pwede kong tanggapin dito. Yun lang pong sa mga subscriber ko ang pwede kong sunduin para dito ay kukupin ko. Sorry po. At alam nga naman pati itong mga basher ko ay kukupin ko rin. Pero tiyak ito, marirealize itong mga basher ko pagkahalimbawa ko. Sa huling hiningan itong mga bashers ko, marirealize nila itong sinasabi kong ito. Sisiguraduhin ko yun sa kanila. Kaya nga po, ugaliin po ninyong panoorin lahat yung mga video na ina-upload ko para po mayroong kayong alam at para sa ganun ay hindi kayo maligaw. Ayan po. At ganun lang po kasimple. Panoorin po ng buo para maintindihan po ninyo. Sa mga darating na araw ay i-discuss ko ulit yung tungkol sa sili at kalamansi dahil marami po talagang ang ini-excuse yung bago pa lang. Ay kahit naman bago pa lang kayo, ay kung halong kayo nyo ba yung mga video ko dyan, nandyan lang po naman po yan, ay talagang makikita ninyo. Kaya lang, sige. Pero hindi ko alam kung kailan ko pwede i-discuss ulit yung tungkol sa kalamansi at saka sili na yan. At wala, ang daming pumapasok sa utak ko na wala, halos hindi ako makapag-concentrate dahil nga ito, napakarami na naman po nating mga kababayan ang iikutan natin. So, yun po. Tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe at malapit na po natin ma-reach yung 100,000. At yun nga po yung madalas ko sinasabi, na kapag ka na-reach natin yung 100,000, doon na po natin sisimulan yung ating raffle draw na 500,000, 1 million, 1.5 million, 2 million, at saka yun pong halaga ng kamuting dilaw na 3.6 million. Pero hindi lang po 3.6 million ang halaga ng kamuting ngayon dahil hindi po permanente ang presyo niyan. Pwede pong tumaas yung panayan. Pero ang pagkakaalam ko, ay nasa 4,000 na yata ngayon ang 1 gramo ng kamuting dilaw. So yan po yung mga ipaparapol natin at sabi ko nga po, aanin ko naman yan.
Hindi ko na po kailangan yan. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may masakit, may mga problema sa buhay. Sana, Lord, ay pagalingin mo na po sila, tanggalin mo na po lahat ng mga sakit at mga problema nila na nagpapahirap mismo sa kanila. Maraming maraming salamat po, Panginoon. At siyempre, yung madalas ko pong sinasabi rito, mahal na mahal ko po kayo lahat. Oh.